Tayo po ay humarap sa ating Panginoon sa oras ng ito at ating anyayahan din ang presensya ng Espiritu Santo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amang Diyos, kami po sa gabing ito ay tinitipon mo muli upang kami ay makipag-isa sa iyong Espiritu. Ang Espiritu na nagbibigay po sa amin ng kapangyarihan, karunungan at kaalaman, lalong-lalo na yung iyong mga banal na salita. Kaya po sa gabing ito, kami po ay nagagalak. Napapatnubayan niyo po ang aming pag-aaral, paglilinang ng iyong mga salita sa gabing ito para sa linggong aming pagdalo sa misa ay malalim naming maunawaan ang mensahe ng buhay ng pananampalataya. Maraming salamat, O Diyos. Basbasan mo ang bawat isa sa amin ngayong narito na dumadalo sa aming liturgical Bible study. Pangalagaan niyo po kami, lalo na po yung mga wala pa rito sa aming kapiling at kung saan man sila ay iyong patuloy na kami ay gabayan at kami ay ilayo niyo po sa anumang kapahamakan. At hayaan mo ging malaya ang gabing ito at iwaksin namin, ilayo mo sa amin ang mga manggugulo sa amin pagninilay ng iyong mga salita. Ito po ay dalangin namin sa pangalan po ng anak mong si Jesu Cristo kasama ang Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Sa ngala ng mga anak. Espiritu Santo. Amen. Amen. Kala ko protestante na si Brother Tonying eh. Okay, good evening mga kapatid. Umpisa na natin ang ating LBS. Brother Sonny, please read the gospel for this coming Sunday. Okay mga kapatid, magbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 16, talata 15 hanggang 20. Sa'yo, Panginoon. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Pumayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parorusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda at kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila ang Panginoong Jesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Umayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihan gumawa ng himala na ipinagkalot niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Okay, thank you, Brother Sunny. So, punta tayo sa pag-imay-imay ng mga talata. Okay, so, sa natin kay Brother Alex. Sa talatang talata 15, ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa magandang balita?
Tama po ba yung aking binabasa? Marcos Marcos 16 verses 15 to 20. Opo. So sa verse 15 tayo. Opo. Noong panahong iyon, pagkatapos ng mali po yung nabasa ko. Sorry po. At sinabi sa kanila, pumunta kayo sa buong daigdig. Tama po ba ito? Yes, tama. Tama. At pahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal. Ayun. Okay, thank you, Brother Alex. Naman ang kapal. Brother Tonying, sa talata 16, ayon kay Jesus, anong mangyayari sa mga sumasampalataya at mabautismuhan at sa mga umaayaw dito? Kung maaari po, bago po sagutin po yan, sabi dito, pumayo daw at ipangaral ang mabuting balita. Ano po ba yung mabuting balitang ipapangaral? Seryoso ka sa tanong mo, Brother Tony. Opo, 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 opo. Gospel. Gospel. Mga sinulat ng mga evangelist. Yeah, mga sinabi ni Jesus sa kanila, yung tinuro sa kanila ni Jesus. Mabuting balita. Napakarami po. Tawag ka sa Tagalog, mabuting balita. Sa English, good news. Yung sinasabing nyo na good news at saka mabuting balita, yung gospel readings. Brother Jun, kandang gabi. Yes. Good evening, Brother Jun. Sige po. Jun D. Jalawang Jun. So doon po sa pagkatapos mo nga pong sabi, ipangaral daw yung mabuting balita, ang sabi ni Jesus, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit, ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Napakasakit po. Sinagot na yung tanong. Thank you, Brother Tunying. Susunod, Brother Jerome. Sa talata 18, ano pa ang pito mga pa tanda? Labing pito. Anong kapangyarihan ang matatanggap ng mga sumasampalataya sa pangalan ni Jesus? Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Thank you, Brother Jeo. Jerome. Susunod na talata, talata 18, kay Brother June. June D. Pareho silang Brother June. Para yung D. D tsaka D. Do June ko. Isa naman June DV. So Brother June, sa talata 18, ano pa ang mga tanda at himala na matatanggap ng mga mananampalataya? Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom lang lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay at makakasagot sila ng mga tanong na mahihirap na tanging si Tunying lang ang pwede magtanong. Okay, Brother June. Thank you. Extended, ah, extended. Susunod si Brother June DB. Hello, Brother June DB. Talata number 11, Siam. Pagkatapos magsalita ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano ang nangyari kay Jesus? Brother Jun, nandiyan po ba kayo?
Oh, nakasagot siya kanina eh. Baka pag magtanong lang si Tonying. Brother June? Mapapakita pag... Hello, Brother June, DB? Naka-mute po kayo, Brother June? Ah, baka nag-excuse. Nawala din siya na nga. Okay, balik na lang tayo sa kompleto next. Balik tayo kay Brother Sunny. So, talata 11, ano? Pagkatapos magsalita ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano ang nangyari kay Jesus? Pagkatapos magsalita sa kanila, Panginoong Jesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa ng Diyos. Thank you, Brother Sunny. So, ang sunod sa talata 20, Brother Alex, okay, ano ang ginawa ng mga alagad alinsunod sa iniutos sa kanila ni Jesus at papano napatunayan na totoo ang mga ipinangaral ni Jesus sa kanila? Pagkatapos po nun, at umalis sila at nangaral sa lahat ng lugar. Kasama nilang gumagawa ang Panginoon at pinatatakang ang salita sa tulong ng mga tandang kasama nila. Okay, so sa susunod na kabanata, 20. Ay. Talata. Ay, talata 20, ano? Ay, sinabi ko. Ang 20 na. 20 na po yung sinabi ko. Ano na? Oh. Magic words. Magic words. Magic words. Ano na? Okay. Tapos na yung 20, ano? Tapos na 20. Hindi po. Okay. So, 21 na. Wala pong 21. Or, tapos na pala. Opo. Tapos na pala. Hindi, anyway, seryoso, seryoso po ako. Anyway, seryoso po ako yung sa tanong ko kanina, Brother Jerome. Ano ba exactly yung mabuting balita? Doon ba sa lumang tipan, meron bang mabuting balita? I got a question for both of you as well. And when you do... Merong mabuting balita sa lumang tipan. Ang mabuting balita sa lumang tipan ay yung pinaprophesy doon o sinasabi doon na darating ang tagapagligtas. Yun ang mabuting balita sa lumang tipan. Pagdating sa bagong tipan, si Jesus na mismo ang nagsasabi kung ano yung mabuting balita. Ipinapaliwanag niya sa tao kung paano magaganap at pagkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang mga itinuturo. Yung pagkamatay niya sa krus at pagkabuhay. Yun ang sinasaad sa lumang tipan na darating ang tagapagligtas, yun yung mabuting balita. Pagdating ngayon sa panahon ng Panginoon, sinasabi niya ngayon yun, pero hindi na naiintindihan na paano magiging na mabuting balita kung paano mangyayari. Kasi nung pinatay si Jesus, nagulantang silang lahat. Bakit ganun? Siya yung tugo ng Diyos, pagkatapos siya yung natalo. Yun yung hindi naiintindihan. Hanggang sa unti-unti nakita nila na ang pagliligtas, inako ni Jesus ng lahat ng kaparusahan at kaparusahan ng kamatayan sa isang gumagawa ng kasalanan para tayong maligtas. Unti-unting naiintindihan yun sa bagong tipan. So, yun ang mabuting balita. Yun ang mabuting balita. Eben po, maraming salamat po. Any words kung gusto magdagdag? Brother June, you have any additional comments? June D. Hindi po ako binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para sumagot sa mga mahihirap na tanong ni Tonying. Okay. So tatanungin ko, saan naganap ang pag-akyat ni Jesus sa langit? Anong place nila? Nasaan? Sa bundok ng Oliva. Yeah, that's correct, sa bundok ng Oliva. Oh,
Alam pala ni Brother Tunying. Hindi po. Ito pa po, yung sa talata 17, ako po ay naguguluhan dito. Ito kaya, totoo ba ito? Ang sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tandang kapangyarihan? Magpapalayas kayo ng demonyo, magsasalita ng wiya, at sila hindi maano, dumampot man ang ahas o minom ng lason, igagalang ng mga may magpapagaling. So kaya po ba natin yun, bagamat tayo yung mananampalataya, hindi tayo matutuklaw ng ahas o uminom man tayo ng lason, hindi tayo mamamatay? Eh kung doting ka, hindi pwede. Yung hindi makakagat ng ahas. Sa buhay mo ito nyo yan. Salamangkero lang ang pwedeng gumawa nun. Yung mga salamangkero. Yun nga po eh. Totoo yun. Salamangkero kung mamagikin mo. Pero kung gagawin mong totoo sa pagkatao at kaluluwa at puso mo, pangako ng Panginoon yan. Kaya hindi tayo ang gagawa niyan. Tutupad ang Panginoon sa pangako niya. Okay. Hindi tayo tatablan, hindi dahil sa sarili. Hindi lahat ng ahas na tinutukoy dito ay yung hayop. Merong mga taong ahas din na traitor na masasakit ang mga pinagsasabi, sinisiraan ka. Dahil ikaw'y puspusan ng Espiritu Santo. Pero kung kapatid na Jun, huwag muna dyan, ano? Kasi hindi, iba kasi ang Bible ninyo, Brad. Alam nila to, mga kapatid natin, na iba rin yung nasa Bible ko rito. No, kasi katulad ni San Pablo, kinagat siya ng ahas at hindi siya na matiin. Yes. Diba? Mayroong kasabihan yan. Correct ka dyan. Pero kung yung mga... pero yung mga taong parang ahas din, kasama rin yun. Kasi pagpuspos tayo ng Espiritu Santo, yung mga ahas sa buhay natin na sinisirahan tayo, kaya nating tanggapin. At dahil malakas ang ating pananampalataya. Hindi kanya kano kayang sirain. Actually, di ba yung mga himalang binabagit dito, na display nila St. Peter at saka St. Paul sa ministry nila. Sa, pag binabasa mo yung mga Acts, ganun. Iba yan yung mga... So, displayed nila yung mga himalang mga signs and wonders dito. Yan. Yeah, signs and wonders. Nakikita yeah. Talaga. At tayo ay makapagsasalita sa ibang wika. Hindi po. Oh, yes. Marunong ako mag-Bisaya. Magsalita ako mag-Bisaya. Ako marunong ako mag-English. Konting Japanese. Konti ako. Lang sa magkaroon ka pa ng another gift, nakadugtong no, interpretation of tongues. Yan. Discernment. Kasi po ako talaga ay naguguluhan dito sa talatang ito. Baka mamaya eh, tayong mga mananampalataya, dampot lang ng dampot ng ahas. Nako. Mayroon din tayo na discernment, brother. So maganda po yung paliwanag ni Brother Joe, maraming salamat, na ang ahas ditong binabanggit ay hindi yung nanunuklaw, kundi yung mga naninira. Tao rin na mga ahas. Mga traitor, di ba? Mga nang-aahas yung buyon ng asawa. Ibang kapatid na tunyeng, hindi lang kapatid na tunyeng, kailangan maintindihan mo ng panahon ng araw, ang pinakadelikado pag nagta-travel ka dahil old base yun, eh, walang jeep, walang kwan, paglalakbay ka, ang talagang kalaban mo na maaari kang mamatay bukod doon sa tao na papatayin ka o yung mga nang-hold at ng araw, yung tutuklawin ka ng ahas. Kasi yung mga ahas na sinasabing yun, yun yung ahas na may kamandag. Pag natuklaw ka nun, wala silang basta gamot pa nung araw para ka mapanggaling dun. Mamatay ka talaga sa laso ng ahas. At ang pangako ng Panginoon, huwag kayo matakot mag-travel. Kasi kahit tuklawin kayo ng ahas, hindi kayo tatabla ng laso ng ahas. Yun ang pangako ng Panginoon. So okay lang, kahit na maahas, tayo ay maglalakad sa harapan ng mga ahas. Parang gusto hindi sabihin ni Brother June, parang empowerment. Empowerment yan. Pagka napasubo ka doon sa ganung bagay. Halimbawa, nung araw, walang gamot sa tayo ngayon, merong gamot sa ahas. Alam natin kung paano bubugawin niya.
Yan sila nung araw, pag naglalakbay sila, aksidente na, tuklaw ka ng ahas. Walang mabubuhay nung araw. Sigurado, mamamatay ka sa tuklaw ng ahas na makamandag. Kaya takot silang mag-blackby dahil wala namang maayos na daan nung araw eh. Eh tayo ngayon, kahit maglakad ka magmula rito hanggang Baguio, hindi ka kakagatin ng ahas eh. Pero nung araw, dadaan ka sa mga lugar na talagang may ahas. Hindi ka nakakasigurado. Matataas ang damo, matutuklaw ka talaga. So yun yung puntong yun. Iba yung panahon ngayon, iba yung panahon ng araw. Para maintindihan natin kung bakit napaka-significant na mawala yung takot nila, nakakagatin sila ng ahas. Okay. Maintindihan ko rin naman yung inano ni Brother Tony. Siyempre kasi, if you take it literally, talagang sasabihin mo, ay, kung talagang, pero naiintindihan ko rin naman yung punto ni Brother Chun na kung talagang siguro lubos-lubos ka talagang nagtitiwala at saka talagang sumusunod ka sa lahat ng statutes, sa lahat ng utos na ating Panginoon, you are talagang bagay banal, eh hindi ka talaga maapektuhan ng lahat ng mga ito. Pero hindi ba, although this word is played, dinisplay ng mga apostles nung sa ministry nila. Sa ministry naman nila dinisplay talaga. Kasama nga yun ng mga tanda eh, signs and wonders na. So yung keywords natin, ahas. Ang binabasa keywords natin yung ano pong keywords natin? Kaya sila, ganun sila katapang mag-testify dahil na-experiensyahan nila yung, ewan ko kung milagro ang tatawagin mo doon. Sabihin na natin sa term ng Tagalog ng Pilipino, para akong merong anting-anting, hindi ako tinatabda ng agad. Mampalataya! Mga himala. Sa mampalataya, kapangyarihan. Kapangyarihan. Ano? Pananampalataya? Sumampalataya. At ang ibig sabihin ng sumampalataya nung araw, hindi lang yung naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, sinusunod mo ang kanyang kautusan. Liligtas. Yun ang unang ibig sabihin ng sumasampalataya, obedient ka. Obedient. Hindi yung naniniwala ka lang. Kailangan may proof yung iyong paniniwala, which is obedience. Yun yung kumpletong pananampalataya. So, ano talaga, hindi lang faith, pero may works. Hmm. Obedience. Pag-akyat sa langit. Pag-akyat. Brother Sunny. Brother Sunny, huwag ka iinom ng lason, ha? Nakainom na ka. Ano kaya ako? Uminom ka lason. Patay ka. Dito malabi. Nagsuka lang ako, eh. May kwento ako sa inyo. Kaya kwento ako sa inyo, na-assign ako sa Palawan noon. Palawan. Doon, pagka nagpipreach ka, may mga Pilipino ron o mga kwando na na-o-offend sila kasi ayaw nila yung pinangangaral mo yung Kristyanismo dahil meron silang sarili na pananampalataya. Mm-hmm. Yung pala, yung mga nasasagasaan namin yun, yun yung may mga mambabarang, mambukulang, yung bang marunong ng ganong bagay. So, nung nagbabalita ngayon kami ng ganon na pangangaral, kinukulam kami. Dumating sa punto na sila nagkaroon ng conversion dahil yung kulam nila hindi tumatalam sa amin. Bumaliktad. Takantaka sila kung dati. Sa kanila ganun pumunta. Bumalik sa kanila. Pag nasa state of grace ka. Sa Palawan, oo, ang alon sa Palawan kasi lalaki ng simbahan. Pero dahil nakakumit na pupunta doon sa island at magbibigay ng life in the spirit sa inyo, kasama namin yung mga teenagers. Eh kami, nagtatapang-tapang na, kakabahan ka, gabaha yung alon, nasa gitna ka ng laot. Eh, yung mga bata, yung mga teenagers, kinakantahan lang nila ng roll over the ocean, roll over the city. Oo, yung mga ganon. And build community. Kami naman, nagpe-pray in tongues, ano? Ganon yung kaba namin. Ako, yung mga bata, walang katakot-takot. Walang, hindi kami napahamak. Kasing lalaki ng bahay, simbahan yung alon, kapatid. Bangka namin, di naman ang laki-laki na parang barko. Dikating. Keywords? Additional?
Yun ang talagang so, work of the salamat Spirit. Po, salamat po sa paglilinaw po ninyo. Thank you din po sa katanungan, Brother Tony. Naliliwanagan kami. Point of discussion din talaga. Pwede ilagay pagluluklok sa kanan ng Diyos Ama. Sino nasa kaliwa, Brother Hector? Pagluluklok. Wala yung sinabi eh. Basta yung nasa kanan ni God, si Jesus. Kung sagutin niyo dyan, kung alam niyo, ang punto noon, ano ang pinahihiwatig pagka ikaw, yung hari, pinaupo ka na niya sa kanan niya? He's a right-handed. Hindi ginagawa ng hari yon, unless meron siyang gustong mangyari. Pagka ang isang tao, pinaupo na niya sa kanan niya, ipinamamana na niya yung kanyang pagiging pinuno. Kaya lahat ng tao na under ng hari, nasa kaliwa. Yung hari ang laging nasa kanan. Pero bang sinasabi ng Diyos Ama na ikaw, umupo ka sa akin, sa aking kanang, sit here at my right hand, sabi ng ganon, lahat ng kapangyarihan ng Ama ay binibigay din sa Kanya. Pantay na kapangyarihan. Amen. Yes. Pantay na authority. So yung nasa kaliwa, Brother John. At walang makakagawa na pwedeng magbumuhay ng kahit na sino na may karapatang bumuhay, kundi ang Ama lamang dahil siya ang lumikha ng tao at siya ang nagbigay buhay. Pero si Jesus, yes, nung paupuin niya sa kanan, eh, nagbumubuhay ng patay. Lahat. Po, lahat ng... Actually, nadagdag ko lang, ito ay yung pag-upo sa kanan ng Diyos ay hango sa Psalm 110. Okay, David. Psalm 110. Basa. So, my Lord. So yung, kung ano po ang sinasabi? Sige po. Kung gusto yung magkaroon ng idea, pwede natin basahin ng Psalm 110. Amalayam. Sige po, sige po. Ah, natin yung Bible ko. 110, ilang verse 'yan? Verse 1. Verse 1 lang. Oh. Sige, Brother Sunny, ikaw na basahin mo. Hindi ko awit ba yun? Psalm. Correct, awit. Hindi, tula. Awit. Sino na nakakita? Sino magbasa? Ito. English tong akin. Ito yung English tong okay, reference ko. Okay lang po kahit English. English? Sige, basahin ko na. Psalm 110 verse 1. The Lord says to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Yun. Yun ang kwan. First one. Sa Tagalog, ganito. Sinabi ni Yahweh sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Yun. Yeah. So yan ang kumbaga pinag... So anyway po, yung pagluklok niya sa kanan ng Ama, yan po ba ay literal? Literal. Okay. Literal. Yes. Kakaliwa kasi ay sina? Kasi... Undisclosed. Kaya tingnan mo yung depiction din doon picture ni Brother Jerome. O, nasa kanan ng Ama si Jesus. Ang naaalala ko kasi, Holy Spirit. Sa simula, ay berbo. At ang berbo ay nagkatawang tao. At ang kaya siya nagkatawang Angelus. Tao, ipinanganak siya ni Mariyang Birhen. Kung siya ay umakyat na muli sa langit, siya ay may katawan at buto na. Opo. Glorified body. Opo. Glorified body. So hindi siya babalik sa Ama bilang isang salita lang naman ulit. Magiging verbo ulit? Hindi na. Siya ay buhay na verbo at ang kanyang itsura sa pagiging buhay na verbo ay tao. Okay. Kagaya natin. So literal ang na uupo. At ipinamana sa kanya ang buong-buong paghahari ng Ama sa kanyang pinaghaharian. Siya na ngayon ang hari. Kaya tinatawag natin na King Jesus. King of Kings. Okay, salamat po. Maliwanag po, maliwanag. Yes.
Hindi si LeBron. Okay, any more keywords? Meron pa ba? Pwede na tayong tumuloy sa first reading. Okay. Meron pa po ba? Or okay na? Signs and wonders. Lagay ko lang just in case. Okay na po. Stop share. Pagbasa mula okay. Sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintay ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito'y siya'y inakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap habang sila'y nakatitig sa langit. Dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga Galilea," sabi nila, "bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya." Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat, Kuya Jerome. Wala nga naman po. Okay, so imay natin ang mga talata. Saan ba tayo natapos kanina? Sa akin po. Okay, so balik tayo kay Brother Tonying. Sa unang talata, sino ang nagsasalita at kanino nakatukoy at ano ang kanyang isinalaysay sa una niyang aklat? Ang nagsasalita po ay yung sumulat nito, walang iba ko si Lucas. Kay Walker. Pagkat ang mga gawa ay sinulat ni Lucas na hindi naman apostol at hindi Hudyo. Yes. At itong kanyang sulat na ito ay para kay Teofilo. Okay. At ang sinasalaysay niya ay yung binabanggit niyang unang sulat ay yung kanyang ebanghelyo.
So sayo, isinasalay sa iko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Okay. Thank you, Brother Tony. Sino po ba si Teopilo, Brother Tony? Sino si Teopilo, Brother Tony? Si Teopilo ay isang mayaman niya na Grego. Siya yung kaibigan ni Lucas. At siya yung naglilimbag ng mga gawa ni Lucas. Siya yung nagpapa-imprenta, kung may imprenta noong panahon na yun. Sponsor ni Lucas. Oo. Godfather. And anong ibig sabihin ng Teofilo? Friend of God. Friend of God. I'm a friend of God. Pati yung kanyang love of God. Beloved God. Pati yung kanyang ebanghelyo parang ino-offer niya yung kay Teofilo. Kinukwento niya doon sa kaibigan niyang si Teofilo yung nangyari. Pangyayari. Siya ang pinaghandugan ng ebanghelyo. Pinaghandugan niya. Okay. Thank you, Brother Tunying. Susunod si Brother June D. Hanggang sa araw na kanyang pag-akyat sa langit, at ano pa ang kanyang iniwan sa mga apostol bago siya umakyat sa kapangyarihan nino? Hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit, meron siyang ibinigay na kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nag-iwan siya ng mga bilin na hindi nasusulat sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Thank you, Brother June. Next, Brother June DV. Sa talata ikatlo, ano ang ginawa ni Jesus sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay? Meron lang akong kailangan kong proof. Ano yung unang salita na sinasabi doon? Kasi walang beses itong binabasa ko na pan Sa loob ng 40 araw. Okay. Yung pinatunayan niya na maraming pagkakataon. Alin ba yung tinatanong sa akin? Yung pong pinatunayan. Sa talata 3 actually. Walang verse numbers. Anyway. Pinatunayan niya sa maraming pagkakataon. Si Brother Christian yung, Baldus. Unang pagbasa ng mga gawa? Yan pa rin ba yun? Asa na ba tayo? Yes. First reading. First reading. Yan na nga. Iwala Acts. Nga. Chapter 1, verse 3. Okay. Si Christian na lang. So, tanungin natin si Brother Christian. Brother Christian, pwede mong sagutin yung... May verse ba yung Bible mo? May verse? Sa Sambuhay pa meron po dito. Sambuhay. Sambuhay. Sambuhay, wala rin yata. Walang verse yun eh. Ito na, meron na ako. Acts Ayan. Verse 3. Yan ba yung the pure, yes. The faithful beggar? Ha? Acts chapter 1, Acts chapter 1, verse 3. Tungkol po to so sa ito ang sinasabi dito si Pedro at saka si Juan magkasama. Wala pong Pedro. Wala pong Pedro. Ba yun? Hindi, yung pilo pa lang tayo. Yung pilo and John, you're going up to the temple area. Yung chapter 3 kanya ng Acts. Hindi po, last, chapter 1 po. Chapter 1 po. Last chapter Sunday 1. Pa yata chapter yan 1. Eh. Sorry, chapter 1, verse 3. Verse 3. Apo. Ayun. So, si Jesus, sabi rito, he presented himself alive Yon. To them by many proofs after he had suffered. Amen. Ibig sabihin, si Jesus kasi, yung kanyang yung pagpatay sa kanya, patay na patay. Patay na patay, binugbog. Pagkatapos, sa dami ng tumulong dugo, hanggang naubos yung dugo, yun ang kanyang kinalagot ng hininga. Pagkatapos, para makasigurado pa na wala na nga talaga siyang buhay, sinaksak pa siya sa kanilang. Double death na yun. Yung pagsaksak na yun, hanggang puso. So pagkabulot ngayon nun, at lumabas ngayon doon sa sinasabi, dugo at saka tubig. So ibig sabihin nun, nabutas yung kanyang lungs, at lumabas yung dugo at tubig, ibig sabihin nun, patay na patay talaga si Jesus, patay na. So, walang kaduda-duda. Kaya nung binabasa sa pusat, nilibing siya,
walang daya yun na hindi naman talaga siya namatay eh. Kaya ang ginawa, ginamot siya ng kanyang mga kasamahan at pagkatapos eh, nagpapakita siya na buhay. Hindi. Malagang patay na patay si Jesus. At pagkatapos nga nun, at nagpakita siya kay, sabi niya dito, in the first book, yun ba yung sinasabi niya, chapter 1 ng Acts of the Apostles, so verse 3. So yes, he presented himself aloud to them by many proofs after he suffered, appearing to them during the 40 days and speaking about the kingdom of God. So pagkakaalam ko, pinakita niya yung butas ng kanyang kamay. Pinahipo pa sa yes. kanila, butas talaga. Yung pinamaan ng cross. Yung sinaksak dito sa tagiliran ng sibat, naabot hanggang puso. Pinapasok niya yung daliri doon sa loob ng kanyang butas. Nung kanyang, eh dear mo, sino makakagawa nun? Butas pa pala yung kwan mo, pero hindi na tumutulo ang dugo. Pagkatapos sinundot hanggang kwan para mapatunayan na talagang totoo yung sugat na yun. So, hindi man lang siya nasasaktan. Yun yung mga milagrong nakakapagtaka dun eh. Talagang buhay na buhay siya. Maraming pagpapatunay o pagkatapos para mapatunayan kung hindi ako multo, later on may pinikwento pa rito. Wala ba kayong pagkain dyan? Nagugutom ako eh. Hindi naman pwedeng magpakita lang sa kanila ang Panginoon ng multo dahil ang multo hindi marunong kumain. So yan ang okay. sinasabi rito. Yes. Thank you, Brother translation. John. Anong Bible translation yan? Parang mahaba. Maganda yan. Actually, Acts of the Apostles, eh. Ang gamit ko is yung Holy Bible ng Katoliko. New American Bible. Okay. So sa next verse, Brother Sunny, Brother 4, verse talata ikaapat. Ano ang ginawa ni Jesus habang siya'y kasama pa nila? Salipay, sino ang pinahihintay niya roon na ipinangako ng Ama sa sinasabi na ni Jesus sa kanila? At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubulinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Thank you, Brother Sunny. At ano yun pinahihintay niya? As a verse 5. Secret, yung pinahihintay niya? Secret muna, secret. As a verse 5. Yeah. Okay. Si Brother Tonying. Sa talata ikalima, Brother Alex. Brother Hector, pwede po mag-suggest. Si Brother yes? Christian po, isalin niyo rin. Kasi yung kanya, wala itang number eh. Meron po. Brother, Christian? Hindi, ang gamit kasi ni Christian, yung misalit. Misalit? Ah, okay. Misalit o. Kaya pwede naman. Yun lang, nagsisimula siya sa pambungad na panalangin. At yung bendisyon sa kanya rin magagaling. Kasi nasa misalit niya yun eh. Makikita rin naman niya. Sige po. Saka yeah. verse, Brother Christian. Iba, yeah. i-verse pa ko. Meron daw yun. Okay, verse 5. Nabinyag nga sa tubig si Juan, ngunit hindi na matatagal ang binyagagan kayo sa Espiritu Santo. Ayun. Oh. Yung pala yung secret ni okay. So anyway, ang tanong ko sa verse 5, ano pa ang sinabi ni Jesus tungkol sa pagbabautismo ni Juan at sino ang magbabautismo sa kanila sa di katagalan? Yun. Pakiulit yung pinasa mo, brother Christian? Oo na yung sagot eh. Yan ang sagot oh. Si Juan. Verse 5. Ngunit hindi na matatagal sa binyagan kayo sa Espiritu Santo, kaya na ang mga kasama ni Jesus at ang mga alagad. Nagtatanong ang mga ito. Okay, so verse 6 na yun eh. Sa tuloy tayo sa ika-anim na talata, si Brother Tonying. Tanong, ano ang itinanong kay Jesus ng magkatipon sa Jesus at ang mga alagad? Kaya nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad,
nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel?" Thank you, Brother Tonying. Ang tanong, bakit ganoon ang tanong ng mga apostol? Pwede ako magpaliwanag. Yung panahon na yan, Israel nasakop ng mga ano yun, ng mga Romano. Oo, under sila ng Roman Empire, Roman governance. Wala silang sariling gobyerno na nagpapagpatakbo. Yun ang, kaya tinatanong nila si Jesus, ikaw talaga ang makapangyarihang Diyos dahil biro mo, pinatay ka, tapos nabuhay ka magmuli. Eh, wala nang makakapatay sa'yo. O, yun ngayon ang parang sinasabi ng Lord, hindi mo ba tatanggalin ang pagkakabihag ng Israel sa mga Romano? Sabi ng Panginoon niya, sinagot sila, hindi pa. May panahon para doon. Okay. It is necessary. Sige po. Ayun ang pangyayari. Ano ngayon, kung tatanungin natin, bakit hindi kagad? E ano bang nangyari sa pagiging paghari-harian ng Roma ang araw, panahon ng Panginoon, saan na uwi? Ano nangyari sa Roma nung araw? Ngayon, ano na ngayon ng Roma? Kaya natanong din to kasi andun sa verse 3, nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. About the kingdom of hindi God. Hindi ka ngayon ang Rome. So, yan ang galing ng Catholic Church. Kaya nagkaroon ng Kristyanismo sa buong mundo dahil nagkaroon ng conversion ng Rome. Ayan, na-realize natin yan. Nagkaroon ng conversion ng Rome. Ayan. Kaya ang ibig sabihin ng Katoliko, bakit Roma tapos Katoliko? Ang ibig sabihin ng Katoliko, pag pinagkame sa Greek na salita, sa unang-unang bukas ng bibig ni Paul, no, ah, sabi niya, doon sa mga taga-Roma, ang pag-ano nila, your faith is Catholos. Yun yung word, eh, Catholos, Catholic sa Ingles. Ibig sabihin nun, your faith is heralded throughout the world. Universal. So yun pala ang plan of God para sa Rome. At doon tumindig ang simbahang Katoliko at propagate ang Christianity sa buong mundo. Siguro yung nagtanong noon, ang nasa isip na ay parang worldly kingdom. Pero it's a spiritual kingdom na tinatag ni Jesus. Siya ang kingdom, si Jesus. Medyo ironic, ano, kasi yung umalitin sa mga Hudyo, yun pa yung naging, ano, no, naging daan. Para oo sa nga, ganun ang Panginoon. Very ironic. So, anong tayo? Verse? Bawi, ano, parang bumawit. Sa laki ng kasalanan nila sa kapwa nila tao, lalo na sa mga believers nung araw na pinapatay nila yung mga Kristiyano, nung na-convert naman sila, eh talagang bumawi naman talaga. Ipinangaral nila ang mabuting balita sa buong mundo. So, ganun ang mangyayari sa mga Muslim na nakapatay ng mga Kristiyano. Oo, mare-renew rin yan pagdating ng huli. Okay, tuloy tayo sa verse 7, Brother Jerome. Ano ang sagot ni Jesus sa katanungan ng kanyang mga alagad? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Yon ang sagot ni Jesus. Kung yun ang alamin. Si Father knows. Kasi gusto mo rabi Marites. Marites, ha. Okay, sa susunod na talata, Brother June D. Talata ikapito. Excuse me, hindi ko kayo nasusundan eh. Anong verse yung binagasa natin? Anong book? Doon pa rin pa sa ano, Acts pa rin po. Chapter 10. Acts pa rin. Verse 8 na po. Chapter 3? Chapter 7 pa rin. 7 na.
Hindi po. Chapter 1 verse 7. 7 na po. Verse 7 na pala. 7. So ito, sabi rito, natabo na, English kasi itong Bible ko eh. He answered them, it is not for you to know the times or seasons. The Father has established by his own authority. Yun ba? Tama ba? Oh, yes. Yun ang alam eh. Kasi ang tinatanong kasi nila, kaya ganun, nung nakita nila ang kapangyarihan ni Jesus, at talagang convinced na convinced sila na siya nga talaga ang sugo at tagapagligtas na galing sa langit, dahil mo, patay, nabuhay na magmuli. So ano ibig sabihin nun? Eh wala nang makakatapay sa kanya. Kasi nagubuhay siya magmuli at nagmimilagro siya ng alam naman natin. Bilib sila doon sa mga milagro ni Jesus. Kaya para sa kanila, dahil sakop pa sila ng mga taga-Roma, ang tinatanong nila kung kailan sila magkakaroon ng liberation. Yo. Sa Panginoon, sabi ngayon sa kanila, it is not, saan yan? Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel to Israel? O ibig sabihin nun, tatanggalin ang Roma. Kung magkakagera man, kinakailangan matanggal ang Roma, paghahari ng mga Romano, doon sa kanila sa Israel. Ang sagot sa kanila niyan ng Panginoon, it is not for you to know the times or seasons that the Father has established by His own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. So, yung apostoles, tinuloy lang nila yung kanilang pag-evangelize with the power of the Holy Spirit, pero hindi natin akalain na matay na silang lahat eh. Actually, pinatay pa sila ng mga Romano. Pero ang milagro, nung na-convert ang Rome, eto tayo ngayon, the Roman Catholics. Kaya totoo yung sinasabi ng Panginoon, it is not for you to know. Kasi siguro, aangal lahat ng apostles, ha? Magiging bida pa yung Rome na yan, yung mga Romano na yan, magiging bida pa. Yan pa, magiging propagator ng faith. E paano na lang kami? Sabi ng spiritual guide them. Kasi nga yung ating... Kung namatay na silang lahat under sa persecution pa ng Rome, kapa lamang unti-unti nangyari yung conversion ng Rome. Kasi nga, ito tayo ngayon, Roman Catholics. Yung wisdom ng tao is foolishness sa Panginoon. Kaya hindi na natin dapat alamin yun. So, yan yung mga kababalaghan sa plano ng Diyos. Eh. Ngayon, historically, ganun pala yun. Yan. Okay, so ano talata tayo? Talata 8, ano? 8 na po. 8. 8. So Brother Jun Dujongko naman. Ano ang sinabi ni Jesus na tatanggapin ng kanyang mga alagad pagbaba ng Espiritu Santo? Ano ang magiging tungkulin nila sa sangkalupaan? Sinabi ni Jesus na tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Bibigyan kayo ng tamang pronunciation ng apelyido ni Jun. Duhungko. Sorry. Okay. Duhung. Umiingay na naman po yung ano nyo, yung line nyo. Holy Spirit daw yon. Nagtatangs. Okay, sa balik tayo kay Brother Sunny sa talata Siyam. At pagkasabi ni Jesus, yung sinabi niya sa talata ikawalo, ano ang ginawa kay Jesus at ano naman ang ginawa ng kanyang mga alagad hanggang sa natakpan siya ng ulap? Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Thank you, Brother Sunny. At sa talata 10 hanggang 11, Brother Alex. Opo. Habang nakatitig sa langit at inaakyat si Jesus, sino ang lumitaw sa tabi nila at ano ang sabi nila sa mga alagad?
Ang galing po nung ano nito, yung verse ng sa 11, kasi parang siya na yung prophecy ng second coming. Ang sagot po, nakatitig pa sila sa langit nang may tumayong dalawang lalaking nakaputi sa tabi nila at nagsabi, "Mga taga Galilea, bakit kayo nakatingala sa langit? Itong Jesus na kinuho sa inyo at iniakyat sa langit ay babalik din sa inyo kung paano ninyo siya nakitang pumunta sa langit." Thank you, Brother Alex. Thank you po. So, keywords. Ano yung binabasa? Tinutukoy dito sa ano, tanong kay Brother Tonying. Yung ano? Tinutukoy dito na pagbabalik, ano ibig sabihin nun? Anong verse yun? Yung huli. 11. "Will return in the same way you haven't seen him go." Sabi nung dalawang anghel ba yun? Oo, oh, sabi ko dalawa. Ano ba ibig sabihin nun na babalik? Second coming. Brother Tunying? Yun yung parusiya na ba yun? Parusiya. Second coming. Parang implied yun. Implied ano? Pagbalik ni Jesus. Pagbabalik niya. Parang yun na po yung prophecy noon. So parang related dun sa kaninang verse na ano, "It's not for you to know the times or seasons that the Father has established by His own." Yun yung parang tinutukoy niya. Second coming niya rin yan. Eh. Hmm. Second coming. Kung pag-akyat na sa langit, meron naman siya pinalit na bababari ito sa lupa para pangalagaan tayo. Imbis na siya ang Espiritu Santo. Holy Spirit. Keyword, baptize and Holy Spirit. Aba. Sure. May keyword na si Christian. Sorry po, Brother Tunying. May sinasabi po kayo, unmute yourself na lang po. Kasi umiingay po. Unmute nyo na lang po pag magsasalita kayo. Ano po? Ano po yung sinisip mo po? Ano yan? Sa gospel. Magaya ng kanina. Ano yung tanong? Keywords na po. Na pwede nating what do you call this? I-relate i-relate sa gospel. Holy Spirit din. Pag baba na, pag ano. Pagbaba. Wait for the gospel. Ito sa gospel. Dalawang pagbasa. Ano pa lang? First reading pa lang tayo. So, ito yung gospel. Mabuting balita. Ha? Eh, basahin muna yung gospel para lahat-lahat tayo makita natin. No? Makita natin kung anong koneksyon. Kapangyarihan, brother. Ito, meron din kapangyarihan. Basahin mo na yung gospel ng malakas. Brother, actually, ginawa natin yung pinakaunang reading, Brother Joe. Ganun ba? Okay. Oh, yung first reader. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Sige nga, Brother June. Babasahin na. Babasahin. Sandi, sabi ni Jesus, wait lang. Wait lang. Paano ilalagay natin? Wait lang? Oh, wait. Maghintay. Maghintay para sa Holy Spirit. Wait kayo. Ano bang ano hindi yung wait? Binigyan sila ng instruction o binigyan sila ng trabaho ng Panginoon na ipangaral ang mabuting balita sa buong mundo. Ayun yung nasa gospel. The gospel to the whole world. Ayun yung at gospel. At pagka nakumpleto na yung dapat maligtas at makarinig ng gospel at nagkaroon ng conversion, yun yung panahon na siya ay bababa na rito sa lupa at kukundrahin tayong lahat na karapat-dapat na kunin niya at dalhin niya sa kanyang kaharian. Yun ang pangako. Kung basa mo yung buong Bible, pero dito hindi mo basta-basta makikita yun.
Pero may sinasabi rito na yan, ipangaral, babalik si Jesus. O sabi ng anghel, babalik ulit yan. O ngayon sa pagbabalik niya, ang tanong ngayon, anong gusto nating sagutin? Anong mangyayari? Pagbabalik niya yun sa kanyang second coming, kukunin niya lahat ng mananampalataya sa kanya, iaakyat niya sa langit, sa kanyang kaharian. Kung buhay ka pa ng panahon na yon, pero tayong mamamatay na ng maaga bago pa siya sa balik, eh, yun ngayon ang pinag-uusapan. Mamamatay ba tayo nang tayo'y tagasunod o alagad ng Panginoong Jesucristo? Pag nakamatayan natin yon, eh, yeah. Particular judgment yan. Na tayong nakakapanik sa langit kesa doon sa bababain niya at kukunin ang buhay. Final judgment. Okay. Banjan parusiya. Second coming. Tayo, definitely, bago mag second coming, namatay na tayo. Nauna na tayo ron. Yung matitira ngayon dito, martyrdom, usapan, bakan talaga. Ando sa Book of Revelation yun. Kaya swerte tayo, hindi tayo dadaan. Okay, alala lang po. Sa Linggo po ay Sunday of Ascension. Kaya andito sa Gospel, ang pinag-uusapan dito ay ang pag-akyat ni Jesus sa langit after 40 days. So ang tanong ngayon, yung pag-akyat sa langit, what is it for us? Ngayon po, so ano ang sinyalis noon o ano ang magandang balita doon para sa atin na siya ay umakyat na sa langit? Para yung mabigay na yung Holy Spirit sa atin. Yun ang yeah. Yun ang mag papatakbo sa atin. Hindi ba po ang Espiritu Santo hanggang hindi siya nakakabalik sa langit at uupo sa kanan ng Diyos Ama at mag-uumpisa ang mamuno bilang Panginoon. Okay. So sa May 19 po, ang ipagdiriwang naman natin ay yung Pentecost Sunday. Ikalimampung araw, bababa na ang Holy Spirit Santo. Mga maapostol. So ngayon po, 40 days, ascension, akyat sa langit. After 10 days, 58 day, bababa na ang Espiritu Santo. Actually, ngayong araw yung 40 days, Thursday. Kaya po yung pagbasa ngayon, may kinalaman. Oo po. Ascension. Atin, ascension na rin, di ba? Sa US. Meron tayong pwedeng sabihin na natin na yung ascension natin, dalawa kasi ang ascension eh. Nag-ascend ka sa pagiging makasalanan dito sa mundo, so naka-ascend ka. Ibig sabihin na pangibabawan mo yung sarili mong makasalanan na talo mo. Bukod pa doon yung ascension sa langit. Mm-hmm. Conversion. Dito pa lang sa lupa, kaya kailangan bumangon tayo at maging mangibabaw. Yun ang isang significance ng ascension eh. Mangibabaw tayo sa ating kahinaan at tayo ngayon ay mga kwana, apostoles o alagad na ng Panginoong Jesucristo. Sana yun ang pinagsisikapan natin, maliwanag sa atin na yun ang calling niya eh. Grasya yan eh. Tayo doon, oo, ibababa niya yung grasya na yun, nakaalaman, lahat ng circumstances, ito na pag-aaralan natin para ma-empower tayo. Why? Because the first empowerment, yung siyempre yung presensya ng Espiritu Santo. Ang second empowerment is our knowledge and understanding. Kasi baliwala yung presensya ng Espiritu Santo sa atin kung hindi naman natin alam kung saan tayo nagko-cooperate. Early barong, without knowledge, there is no power. Correct. Okay, so I think best for us to proceed to the second reading na sinasabi kung paano ang paraan ng Espiritu. Yan. Okay, so may we request the reader, si Brother Alex. Opo. Second reading. Okay po. So, ano po ang gusto niyong basahin ko? Yung maiksi or yung mahaba? Yung as given to us nung sa 17 to 23, di ba?
Ephesians 4:1-13. Yes. Four ba? Oh. Yung mahaba ang banggitin mo kasi may pasok pa bukas si Jerome. Oo nga. Pahabain natin ang pahabain yan. 1-13. Tunying, patuloy yung pagtatanong mo ha, mamaya. Ang pagbasa po ay mula sa sulat sa mga taga-Efeso. Hinihingi ko sa inyo, ako na bilanggo alang-alang sa Panginoon, na kumilos kayo ng nararapat sa pagtawag sa inyo. Makita nawang lagi sa inyo ang kababaang loob, tamuan, at malawak na pangunawa. Pagtiisan ninyo ang isa't isa sa pag-ibig at sikaping panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Iisang katawan at iisang Espiritu, dahil sa pagkatawag sa inyo, tinawag kayo sa iisang pag-asa, iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang binyag, iisang Diyos at Ama ng lahat, na nakapangyayari sa lahat at gumagawa sa lahat at nasa lahat. Binigyan naman tayo ng mga kaloob ayon sa gustong ibigay ni Kristo sa bawat isa sa atin. Kaya sinasabi ng kasulatan, pag-akyat niya sa itaas, dinala niya ang mga bihag, nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Bakit sinabing umakyat siya? Dahil bumaba muna siya sa dakong nasa ilalim ng lupa. Siya mismong bumaba ang siya ring umakyat sa ibabaw ng kalangitan upang punuin ang lahat. Ginawa niyang mga apostol ang ilan at mga propeta ang iba at mga ebanghelista ang iba pa o tagapamahala o mga tagapagturo. Ganun nga hinuhubog ang mga banal para sa paglilingkod at pagtatayo ng katawan ni Kristo, hanggang marating nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng pagkakilala sa anak ng Diyos, at marating ang ganap na tao na ang nasa kaganapan nito ay ang kapuspusan ni Kristo. Kung magkagayon, hindi na tayo parang mga batang inaantok. Okay na, hanggang 13? Sobra na po pala. Sorry. Oh, hanggang 13 lang. Napasarap. Okay. Yun. Thank you, Brother Alex. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat, salamat sa Diyos. Sorry po, napasarap okay. Yung basa. Brother Tunying, naka-silence ka? Meron kang... May katanungan si Brother Tunying. Naka-silence siya? Sige. Oo. Tatanong siya. Unang ano yan? Unang kabanata? Epeso? Epeso... Kabanata 4, talata 1-13. Sorry po, may nag-iingay na naman po yung ano nyo, yung line nyo. May nakatapit po ba kayo sa speaker or anything? Isang device lang po ba ang gamit nyo? Kasi pagka dalawa po, nagkakaroon po ng interference. Feedback. Okay. Ayan. So, nakamute po kayo ngayon. Yan, basta naka-mute, okay. Walang ingay. I-mute mo na lang, Brad Tunying, para walang ingay. Hindi gusto niyo magsalita. Pwede ko yung... Okay, sulat na lang. Bigayin niyo sa chat box. Sulat niyo sa chat box. Hindi, pwede siya. Okay, so himay-himay natin ang mga talata. Sino bang susunod na ngayon? Sinong huli kanina? Okay, balik tayo kay Brother Sunny. Pagkata huli, opo. Sa talata 1 at 2, ano ang sinabi ni Pablo tungkol sa kanya at ano ang pakiusap niya sa mga taong tinawag ng Diyos? Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. 1 and 2, di ba? Yes. Magpahalan kayo at magpaumanhinan. Magpaumanhinan.
Thank you, Brother Sunny. So, next, Brother Tonying. Unmute. Talat. Unmute. Sa talata, ikatatlo. Brother Jun talaga. Mag-unmute po kayo, Brother Tonying. Kindly unmute yourself. Yan. So, Brother Tonying, sa talata ikatatlo, ano ang pakiusap ni Pablo na dapat sikaping mapanatili mula sa Espiritu? Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Thank you, Brother Tunying. Sa susunod na kabanata, ika-apat hanggang ika-anim, Brother Jerome. Paano hinalintulad ni Pablo ang pagkakaisa ayon sa kalooban ng Diyos? 4 to 6 po. Yes, 4 to 6. May iisang katawan at iisang espiritu. Kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ito yung simbahan natin, Katoliko. Yeah. Thank you, Brother Jerome. So, next, Brother Jun, Duhunko. So, talata ikapito, paano nakatanggap ang bawat isa ng tanging kaloob? Ang bawat isa sa atin ay nakakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat, either metric or English, na ibinigay ni Kristo. Thank you, Brother June. Engineer pa sa Kristo? Alam niya ang kuna. Alam niya yung measurement standards. Measure. Standards of measure. Okay. Sa talata ikawalo, si Brother June Divi. Ano ang sinasabing kasulatan? Ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa pag-akyat ni Jesus? Yung ba yung nang umakyat siya sa kalangitan, nang dala siya ng maraming dihag at pagbigay ng mga kaloob sa tao? Ano ang ibig sabihin ng umakyat? Yung ba yung tanong mo, kapatid? Ang ibig sabihin niya na ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan. Ayun. Kapila ng langit upang... Oo, yan. Yan, yun yung... Okay. Kailangan patahin ko lahat para maintindihan kasi yung explanation. Oh, tama lang, hanggang 8 lang tayo. So, susunod, Brother... balik ni Brother Sunny. O, ano yung nagdala ng bihag sa langit? Ano po yung mga dinalang bihag sa langit? Andiyan po sa susunod na verse po. Ibig sabihin ng bihag, mga convert. Yung nagdala na ng conversion at namatay na. Ganun? Kasi tayo, pag sinabi natin na bihag, eh, ginawa kang alipin o ginawa kang huli, no ha? Ginawa kang, anong tawag doon sa English, yung bihag? Slave. Slaves po. Captive. Oh, ito, ganun pa rin, slave, pero yung sinasabi niyang bihag, na bihag ko ito from sin, galing sa kasalanan hanggang sa kabanalan. Yun yung ibig sabihin niya ng naging bihag na kita ngayon. Naging kapareho na kita, natuhuan na kita ng tama, naalis na kita sa pagkakamali. Ang tawag doon, yun ang ginagamit dito, bihag eh. Dapat dito, convert. So lahat tayo, bihag, tama ba?
Oh, bihag, nabihag tayo, kaya nabighan. Lahat. Nabighani kasi, bihag, nabighani. Lahat na nabighani, nabihag, nakuha niya. In short, nakuha niya, napasunod niya. Yun ang ibig sabihin ng bihag eh. Not necessary na parurusahan. Pero ibig sabihin ng bihag, kung nakuha mong bihag mo yan, slave mo yan. Sa nung araw ah, pagka-slave mo yan, obedient yan sa'yo. Pero hindi mo yan minamaltrato. Kung hindi, katulong mo yan. Yan ang inuutusan mo. Yan ang ibig sabihin ng isang bihag. You entitled ka na to belong to Jesus. We are now the English slaves of Christ. Slaves of Christ. Slaves of the gospel. Nag-obey ng commandment yon mga bihag. Yes. Mm. Mga nag-disobey, hindi bihag. Oo, kalaban. Pasaway. Rebels yun, rebels. Nag-disobey, mga taksil yan, mga taksil. Ayaw magpahuli. Ang mga suwail. Ha, suwail. Okay, so, brother, anong talata na tayo? 9 po. 9. Okay, so, brother, balik tayo kay brother Sunny. Sa talata... Pero pag isang, ibig sabihin yung bihag, ha, follower, disciple, apostle, faithful, yan. Tagalog, ginamit so, sila bihag. Sa talata kasiyam, Brother Sunny, ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Balik tayo sa umakyat. Ang ibig sabihin niyan ay bumaba mo na siya rito sa lupa. Yun yun. Tuloy okay. Mo na. Tuloy mo na sa ika-sampu. Bakit bumaba at umakyat? At pagkatapos ay umakyat din ang tagapagligtas na si Jesus sa 10. At ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan sa kabila ng mga langit upang malaganapan ang kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. Thank you, Brother Sunny. So next, balik tayo kay Brother Alex. Sa talata 11 hanggang 12. Parang yung number 10, up and down, eh. Opo. Bumaba at down and makyat, down. Up and down. Sige po. So number 11, talata 11 to 12, 11 hanggang 12. Papaano ipinamahagi ang kaloob niya at bakit ganito ang ginawa niya? Okay po. Ginawa niyang mga apostol ang ilan at mga propeta ang iba at mga ebanghelista ang iba pa o tagapamahala o mga tagapagturo. Ganoon nga hinuhubog ang mga banal para sa paglilingkod at pagtatayo ng katawan ni Kristo. Thank you, Brother Alex. Thank you po. At sa panghuling talata 13, Brother Tonying. Please unmute. Ano ang pinakasukdulang hangad na nais abutin ng Espiritu sa mga mananampalataya? Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pakiking ganap ni Kristo. Thank you, Brother Tonying. So, tapos sa keywords for the reading. Sige po. Share screen. Okay po. Wala lang mga tanong. Pwede rin kung sino gusto magtanong. Nakikita niyo po ba yung sinusulat? Or... mga yes. Fruits of the Holy Spirit na to eh. Oo nga po. Dinidescribe yung Holy Spirit na dito. Kailangan dito muna maintindihan muna natin na tayong nasa servants, we are called. We are being called. At pag tinanggap natin yung calling, ang objective ng Panginoon sa pagtawag niya sa atin, being called,
eh talagang tuturuan niya tayo kung paano maging kasing dunong ng isang, anong tawag doon, evangelista o kagaya ng isang mga alagad niya, yung mga apostol. Tuturuan niya tayo, gusto niya tayong matuto, gusto niya tayong ikip na maging kasing dunong ng mga yon. Kasi tayo yung mga apostol ngayon eh. Ang tanong ngayon, no, tinatanggap ba natin yung alok? Kanya-kanyang office yan eh. Oo nga. May office of pastor, may office ng ikaw ay propeta, ikaw ay evangelista. Meron sinulat ditong pero ganun din yun eh. Pag ikaw ay propeta, ikaw ay evangelista, at ikaw ay pastor, at ikaw ay guro. Hindi pa pwedeng evangelista ka lang. Evangelizer ang ibig sabihin nun. E pagka ikaw ay evangelizer, hindi pa pwedeng hindi mo naiintindihan lahat ng bagay. Pati yung mga propesiya o pangako ng Diyos. Hindi mo alam po kaya. Alam mo kung ano ang pangako ng Panginoon. Ayon sa salita ng Diyos. Kaya duktong-duktong yan. Yung isang office lang yan, lahat katangian niya ng isang tagasunod ng Panginoon. Talagang didibdibin mo yan na maging follower ni Jesus. Matututunan mo lahat yan. Tuturo yan sa Espiritu Santo. Tayo pong mga... Ang tanong po ako magtatanong, nakatanda ba tayo? Tayo pong... Matutunan gotcha. Tayo... Nakahanda ba tayo sa pagtawag? Nakahanda ba tayong tanggalin ng mga hadlang? Sarili natin. Para yung pagtawag natin, na pagtawag niyan maging kaganapan. Hihintayin tayo ng Panginoon. Pag matagal, matagal din mangyari. Sa mabilis ka magdesisyon, mabilis din makakarating. Amen. Sa tulong ng... So yun ang calling ng servants. Kaya nga sa title pa lang. Lagad. Servants. Nagapaglingkod ng Panginoon. So yung tanong, seryoso ba tayo matutunan isa buhay ang isang buhay na sa espiritu, sa puso, sa kaluluwa, sa pagkatao ng ang isang servant of Jesus, isang apostol, tagasunod, hinahayo, pinahahayo para mangaral, magturo, tumulong na magkaroon ng conversion. Tinatanggap ba natin yon? Amen. Pero ang ganda ng mga verse dito, ano po? Kasi dito sinasabi niya talaga, yo, pagtiisan ninyo ang isa't isa sa pag-ibig at sikaping panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. So talagang ano, no? He's a God of peace and order. Ito, may mabigat na sin, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang. Tayo yan. Kaya nga tayo, servants na ngayon, nasa proseso tayo sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Ibig sabihin ng simbahan, yung people of God, church, yung convert, yung mga Kristiyano, mga Katoliko. Payag ba tayo dun sa calling? Payag ba tayong talikuran yung nagiging hadlang sa calling? Walang sumasagot. Opo, siyempre. Lahat tayo yung nagsusumikap. Sabi dito kasi pag sumikapan natin, di po ba? Kaya pinag-aaralan natin ang salita. Amen. Kasi nahanda tayo eh, no? Kaya dapat maintindi natin. Dapat maghihanda na tayo at saka kumilos na rin tayo. Conversion, hindi yan magic. Opo. Cooperation yan. Yes. At di ka marunong mag-cooperate, di ka mako-convert. So walang magic doon sa conversion dahil minagic ka ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan. No? Sabihin niya sa iyo ang totoo, ikaw magdidesisyon kung gusto mo mag-cooperate. Yes. Hindi niya pangingibabawa ng iyong will. Yes, binigyan tayo ng free will eh. Yun ang free will to love him. Yes. Kasi pagka, ano, hindi love yun eh. Pagka it is forced. Robot ka, parang ganun. Hindi yun. Pag-inilis niya tayo. O, meron po bang ilalagay tayo dito sa, ano, sa ating second reading na keywords?
Ready po ako mag-type. Diversity of gifts, mga gifts of the Holy Spirit. O kasi parang sinasabi na hindi pare-parehas lahat yung matatanggap na gift, pero iisang spirit ang nagbigay. Yon, unity. Unity. Unity in the body, pagkakaisa sa espiritu. Nasa verse 2 nga eh, yun yung ano eh, kailangan mong maging mapagkumbaba, mahinahon at magtiyaga, maparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal. Mababa ang loob, kaamuan at fruit na yun of the spirit. Oh, fruit na to. Fruit. Diversity of gifts. And, sikapin ninyong mapanatili sa pagkakaisa mula sa espiritu. Pamamagitan ng kapayapaan. Okay, hibla na. Sakto yun. Mag-hibirong. Sakto yun. Mag-hibla na po. Okay. Ano pong keywords na kukuhan natin dito? Andun lagi yung pag- Ako, ako tatanungin yung keyword dito. Gusto mo ba? Gusto ano mo yan ba? Sa... Ayan ka ba? Itong reflection yan sa ano, hugot. Ah, sa hugot. Oh. Yugot yan, yugot. Yugot. So, ano po ang ating hibla? Ng higbla saglit, sabi ni kasi Brad, ang Christian. Sabi po sa ano, habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Yan po yung ano yung tambuli? Tambuli? Trumpet po ang tambuli. Tambuli ng Panginoon lagi natin. Pero kasi sa Israel, pag tinatunog yung trumpet, eh, time to worship the Lord. Meron ding klase ng tunog ng trumpet na humanda na kayo dahil tinutunog tayo ng kalata. Yes. Kaya nga, pag sagsimba, di ba, magbabatingaw yung bell before the mass. Mm. 30 minutes before, meron 15 minutes ang before. Ang sabi pala sa ano, ito yung gospel acclamation is humayot magturo kayo palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Okay. So may clue na tayo sa ating hibla. So ano po kukuhanin natin dito? Pag-akit sa langit. Lagay natin doon. Copy. Lalagay ko hanggang sa wakas ng mundo. Eh maglingkod muna tayo. Marami tayong kumaganak at kaibigan na mahal natin eh. Pangaral ang Ebanghelyo. Okay lang po ba yung mga kinukuha ko? Pwede po kayong... Wala pa pala tayo sa gospel, ano? Tapos na po tayo sa gospel. Ano na po tayo? Hibla na po tayo. Apo. Ito po yung gospel kanina. Ito po yung mga keywords natin. Kapangyarihan, maliligtas sa mga sumasampalataya, tahatulan ng mga di naniniwala, obedience o pagsunod, pag-akyat sa langit, pagluklok sa kahanan ng Diyos Ama, signs and wonders, pagpapahayag ng Ebanghelyo sa buong silang pinapahayag. Tanong ito, kapangyarihan saan? Ma Brother Sunny. Anong klaseng kapangyarihan? Saan? Brother Sunny. Hmm. Kayo po ang nagbigay nitong... Kapangyarihan ng Holy Spirit. Diba? The power of the... Ayan, totoo yun. Kapangyarihan. Galing sa Espiritu Santo. Para saan? Para saan gagamitin yun? Para makita natin yung dapat na maging resulta. O dun sa so, gospel, yung... Para sa pagpapahayag na mabuting balita? Or... Hindi muna. All Jerusalem. Meron muna una. Kapangyarihan na mamuhay sa kabanalan. Ayun, kapangyarihan. Makaalis sa kasalanan. Yan ang una, kapangyarihan na makaalis sa kasalanan. Makita natin kung ano ang tama at mali. Piliin natin yung tama, iwaksi yung masama. O yun yun, yung kapangyarihan na training ng sarili mo na magkaroon ka ng transformation. And then, pwede na tayong maging, anong tawag doon? Instrumento ng pagpapahayag ng mabuting balita. Lagay din po natin yan.
Copy. Pwede na tayo mangaral, no? Kapangyarihan na yun. Sabi lang po sa atin, pinag-aralan natin yung kapangyarihan na yun para, kaya pala hindi maliwala sa akin yung mga kinakausap ko tungkol sa Panginoon. Meron palang hadlang. O pag natanggal mo ngayon yung hadlang, kakaroon ka ng empowerment. Lahat yun, trabaho ng Espiritu Santo, hindi tayo yun. So, may hibla na yung mga kamag-anak mo, maniniwala na sa'yo na nagbago ka ka. O hindi. O hibla. Tulad ko lang po itong binigay ni Brother sige. Brother Christian. Yan po yung nilagay niya. Opo. Meron pa nga rito sinasabi, oh, pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumagawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang tanong ko ngayon, ano ba ang pinaka-greatest na himala na in-empower niya tayo para gumawa ng himala na yun? Ano yung pinaka-mataas na antas ng himala? The greatest miracle that God has given us to perform. To love. Overcoming sin. Isa yun, oh, pero meron pang isa. Overcoming sin, love, lahat yan, totoo yan. Pero tira-piraso yan, merong isang general na pagka andun doon na lahat yun. Conversion. Full conversion ng sarili natin and become, we become instruments of converting others. Yan ang pinakamatinding himala. Para sa langit, yan ang pinaka-importante. Kahit na anong gamit ng power na himala, kung hindi mauuwi sa conversion, sige nga. So anong purpose? Anong naidulot o anong naiambang? Wala. So the greatest miracle before heaven is for us to be instruments of the conversion of others. Maniwala sila sa Panginoong Jesus at sa paniniwala nilang yun, magbago sila dahil sa paniniwala. That's the greatest miracle. It's nothing greater than that. Kung meron ka mang kamag-anak na hindi naniniwala sa Diyos, tapos namatay, tapos meron ka kapangyarihang buhayin, tapos hindi rin naman siya na uwi sa paniniwala sa Diyos, bali wala yung miracle na yun. Tama, mali. Every empowerment and miracle must end up into conversion. Yun ang pinaka-importante sa mata ng Diyos. Yun yung pinagpakamatayan niya. So dapat naiintindihan natin yun. The only power that we are asking from the Lord is the power to preach Him correctly and for others to understand well. And then, magkaroon ng pagbabago ng kaisipan, ng kalooban, magkaroon ng conversion. Paano po natin siya ilalagay as hibla? Brother Jerome? Ito pa, pang hibla. Sige po, sige po. Go ahead po. Jesus ay naluklok bilang hari at hukom sa kanang kamay ng Ama. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Bilang hari at hukom. Worship the Lord in spirit and truth. Sakto, kanto niya. Sakto. Hindi.
Si Jesus ay naluklok sa kanan ng Diyos ang mga bilang hari at hukom. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Hindi. Pero ang ganda ng mensahe dun sa Alleluia, no? Alleluia, Alleluia, umayo at magturo kayo. Palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Ito po yung charge sa atin. Brother Hector, pakiano po ulit, si Jesus ay naluklok sa kanan ng Diyos Ama, sambahin natin siya. Ano po? Sinabi ko niya. Si Jesus ay naluklok bilang hari at hukom sa kanan kamay ng Diyos Ama. Sambahin natin siya sa sa naluklok bilang hari at hukom. Face na natin. Sundan ko yan, ha. Ano ba ibig sabihin ang sasambahin mo si Jesus o ang Diyos? Paano mo gaganapin yung pagsamba sa Diyos nang ayon sa gusto ng Diyos kung paano mo siya sasambahin? Sa true sa mga banal na sakramento na binigay niya. Isang pamamaraan yon, pero may purpose pa rin yun kung paano natin siya sasambahin. Ano ang magiging resulta ng ating pagsamba? Yun. Yun ang tanong. So, para magitan ng mga sakramento, yes, dadaan ka doon. Pero ano ang magiging end result mo? Banal. Pagkabanal mo. Paano ka makakarating sa pagkabanal? Ano ang kinakailangan? Yung sakramento mo? Ng ano, balik tayo sa sakramento. Hindi, pagtanggap hindi, ng mga hindi. Sakramento. Anong sakramento? Hindi kinikilalang sakramento yun eh. Papunta ka, ito, sasabihin ko na sa inyo. Obedience and faithfulness muna. Kapag ka hindi yun ang naging bunga natin, lalo na yung obedience, baliwala yung sakramento. Hindi ka naman mamagicin ng sakramento eh. Tuturuan ka ng sakramento para makarating sa obedience. Pag wala kang obedience, wala kang salvation. Walang magic. Hindi, fruits nga yun yung obedience. That's why you go to the sacrament because of obedience. Pwede. Paano ka nga magiging holy kung hindi ka mag-uumpisa sa obedience? Baka pwede na natin siya ilagay dun sa word ano, leave the word challenge. Yung sinasabi ni Brad. Ganito yan, ha? Warning ko kayo. Lahat ng sakramento na itinuturo ng simbahan, hindi yun ang magliligta sa atin. Yun ang magdadala sa atin para tayo maging fully obedient. Yung sakramento, tuturuan tayo nun, i-equip tayo nun. Pag hindi natin na-realize na ang part natin sa sakrament, kasi sakrament in Asian eh, yung sakramento, ini-empower tayo, tinuturuan tayo. O pinapatawag tayo, kasama yung sacrament of reconciliation. O tayo, kinakailangan i-produce natin yung parte natin, which is conversion. At ang start ng conversion is obedience. Wala na ibang factor para asintado. Isunulat ako dyan, brother. Brother Hector, tama na po yung nilagay ko. Nababasa niyo po ba? Yeah. Okay na po ba 'yon? Yeah. Yes. Tensya na kayo, pero yung grupo na nag-LDS, ganun kami kasinsin. Okay po yon, Brother John. We're getting po your drift. Anything else po? Or may napili na kayo dito bilang hibla? Sino ba yung mga grupo niyo, Brother John? Ano yan? The servants. Sino-sino yung mga masigasig na... Kami nila, Butch.
wala siya ngayon eh. Hindi siya masigasig. Meron daw pong kausap. Siguro baka kasi meron nakakuha na CNS bukas eh. Baka yun ang pinaghahandaan niya eh. Apo. Apo. Kina Sis Marilyn. Apo. Mga kapatid, ano po? Director. Okay po, facility. Nag-aantay lang po ako kagasulat. Yung mga kapatid natin, ewan po, magkilala nyo sila, sila Francis Levantino, eh. Yun yung mga taga-North, eh. Na Popols and Servants. Yung mga Popols doon, nakakatuwa, eh. Niyakap nila yung Servants, eh. Bit-bit nila yung pangalan ng Servants, kahit sila Popols. Dahil daw yung kaalaman ng Servants mag-evangelize, yun ang ginagamit nila. May nagsulat pa ba? Chat? Ando si Brother June Duhungko. Brother June, kayo po, ano pong ano nyo? Kiblan nyo? Tiyo yung espiritu. Ano yung nahanap nyo? Yung ano? Yung anong tawag doon? Yung kibla? Ako po, yung thread po. Thread. Ito po, may mga sinulat po sila. Yung sa inyo po, hindi ko na kumpleto, eh, Brother June. Alin? Hibla po ba yan? For us to be instruments for the conversion of others. May sinabi kayong regarding dito sa conversion, eh. Sa hibla po ba yun kasama? Or you're just sharing your... Hindi ko ginagawang hibla yun. Sinasabi ko lang yung puntong okay. Yun. Saka so I'll take it as a challenge. Yung ating realization. Okay. Nakakita tayo ng magandang... Opo. Okay. Baka yugot. Tutulog na si Brother Tunying. Tulog na si Brother Tunying. Kasama niya yung muning niya. Ako, tatanungin nyo rito, ang hibla rito. Ako, tatanungin nyo. Ang gagawin sasabihin kong hibla rito, let us evangelize. Kailangan talaga yun. Baka challenge yun sa challenge. Ginagawa yung buong gospel at saka reading. It's all about evangelization. So, challenge na po yun. That's the challenge. So, meron pala kayong hibla, tapos meron pang challenge. Okay, hindi ko na alam niya kung paano. Opo, ganun po yung... So, ano po yung ating challenge? Yung hibla muna po. Yugot. Ayo. Oh, pipili pa ng hibla. Pili. Apat yan. Siguro, kung ako tatanungin, ang hibla ko, isa, let us really achieve conversion sa sarili natin. See, pag pinag-aaralan natin ng scriptures, wala namang ibang objective yan but to empower us to convert. Matanggal natin yung mga bagay na mali, makita natin yung mga pagkukulang natin at makorek natin lahat ng bagay na yan. Yun ang nakikita kong hibla. Pagkatapos, yung sinasabi niya na challenge ano isa, na po yun. The challenge is evangelize. Vendetta's evangelize. Si baliwala lahat itong pananampalataya na to kundi tayo maglilingkod. Na ipangaral, ipakita sa kanila, ipaintindi. So ito pala ang dapat dito sa hamon. Teka. What? Sa ating, ang unang-unang i-evangelize natin, sarili natin eh. Kasi meron tayong kaalaman. Pero pag tinignan natin, hindi pa tugma sa ugali natin. Di ba? Kanya naman yan eh. Pagka meron kang bagong enlightenment, ganda nun, dapat pala ganun. Hindi pa ako ganun, ah. Oh. Hindi ko pa nape-perfect yun. Ape-perfect natin. Kaya ang unang-unang evangelization sa sarili natin, conversion. Use ka lang parati. Paano nyo yan? Paano nyo
gagawing statement. Wala pang hibla. Yung hibla muna. Tapusin natin hibla. Pili na po kayo dito, Brother Hector. Ano po? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung ibig sabihin ng hibla. Yung one thread po, yung one thread. Bakit kinakailangan na one thread? Paano kung yung sinasabi ng Kwan eh, kinakailangan one thread lang? Iyon yun eh, nare-restrict yung isang bagay kasi pinitigit natin naging ganun. Hindi naman hinihingi ng Panginoon sa atin na lahat ng pag-aaralan natin, hihiblahin natin. Ang hinihingi niya, knowledge and understanding, mauwi tayo doon. Doon sa knowledge, makita niya, makita natin yung punto ng Panginoon. Doon sa understanding, makita natin yung parte natin na dapat ganapin. Yung thread kasi, pagtatagpi-tagpiin natin, tahi-tahiin natin, yung tatlong binasa natin, ano ba yung reading. Mensahe na yon na kaya one thread lang siya, tinatawag hibla, para ma-shorten lang, one sentence lang, mas maganda. Ano yung So, kung ako tatanong ninyo, let us live. Let us live the word. And let us evangelize. Although yung pamamaraan kasi namin, kaya kami mga keywords dito kasi doon din namin kinukuha yung mga thread doon sa mga keywords na yan. Base doon sige, sa kung yun yung tinuro sa inyo eh. Pero kami nila Father Alan noon, yung sinasabi ko, ganun kami mag LDS. Kami nila Father Alan. Kami kasi yung unang tuto niyan eh. Kaya nga sinabi namin, Father Alan, yung pinupuntahan namin siya noon eh. Coordinator namin siya. Yung ginagawa mong ganito, introduce natin sa community. Kaya yan, susuportan ka namin. Natag mo, LBS, Practical Bible Study as Father Alan. Baka mayaya na si Father Alan. Oh, mayayain yun. Katawa yun. Ganda ka lang ng pang-stipend ko. Kakaya na naman pagka hindi natin yung nabutan. Pero more or less, Brother John, based ito sa sinulat ni Father Arlong Kwan, ha? Busog na libro. Ha? Ganyan ang procedure na diniscribe niya. Oo, yan nga yung mga procedure kung paano. Oh. Pero ang question na yun doon, paano ka makaka-arrive sa tamang hibla? Ano yung ibig sabihin ng tamang hibla? Hindi mo na i-elaborate, explain ng pagkahaba-haba, isang sentence lamang, yung ano na ngayon yung isa sa buhay mo, yun na ibig sabihin ng hibla. Ano yung one sentence ngayon na pagka sinabi mo yun, well-guided ka na kung paano mo isa sa buhay. Kasi kung hindi mo lang naman isa sa buhay itong gospel, kahit na maintindihan mo, bali, wala yan. Tama ba? In a way, si tama. Satan, pero siyempre, kung iba-ibang readings, magkakaroon din ibang hibla. Di ba? Not always the same. Kasi kung iisang klase ang hibla, which applies to all the readings, eh, hindi, parang hindi, mahirap ko rin yun. Hindi yun ang point ko. Ang point ko is, ang punto ng hibla, pag binasa mo yung readings at inano mo, first reading, second reading, tsaka gospel, pinagsama-sama mo, meron siyang mga punto-punto na ine-explain. Kung pipilitin mo yung mag-iisang sentence lang, napakahirap niyan dahil kaya nga first reading yan, kaya nga second reading yan, kanya-kanya ng thought yan. Eh. Kaya nga gospel yan, may sariling thought pa rin yan. Eh. Pero duktong-duktong yan, yun ang ibig sabihin ng hibla. Paano mo pagsasamahin yung tatlo? Paano mo isasabuhay yun? Halimbawa, kung gagawitin mo lang ng one sentence, eh ano talagang natutunan mo? Kung one sentence lang, pinilit mo magkaroon ng hibla, eh ang daming step by step na tinuturo ng Panginoon para makarating ka doon. Hindi naman pwedeng isang thought lang. Reality yun sa akin, ha? Halimbawa, ang teaching ni Lord is obedience. Oh, paano ko ba gagawin yung obedience na yun? Kailan? Paano? Saan? Kailan ako mag-o-obey? Kailan ko na rin pakinggan yung sarili ko? When will I know na yung
obedience ko ay tama. Mm-hmm. Ako medyo nalilito rin at humingi rin ako ng paglilinaw. Baka makausap niyo si Father Aldo. Tanong niyo, Father Aldo, pagka picture taking lang po, ba saan ilalagay ang Biblia? Sa kaliwa? Sa kanan. Gitna o sa kanan? Sa gitna? Sa kaliwa? Paano yan? Pagkano? Walang nakalagay dyan, ano, Brad? Sino, ano, leksiko ba yan? Wala nakalagay dyan. Wala siya nakalagay ngayon. Oh, kasi iba yung pari dyan, bro, eh. Oo. Iba yung pari na gumawa niyan, eh. Iba nga. At saka ano yun, homily yun, based yun sa mga homily. Oo, oh, based homily. On homily. Correct. Homily. Ano yan, yung ginaganon, yung exposition ng Bible pag sa misa or whatever, saan nilalagay? Dito sa picture taking, bro. Importante kasi yun, eh. So, mga kapatid, Brother Hector, ano na po? Waiting for you. Number 3 ako. Ako din. Number 3. Okay. Okay na po tayo dito? Ayun ang majority na yata. Okay. I will put it in. Bible study. Sabi ni this channel. Lahat naman yan, tama. Kung alin dyan ang mapili, okay. Okay, you got. Lahat ilagay natin. Ikaw din ang magpo-post niyan. Kaya nga si Jesus, nagturo tatlo eh. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hindi niya sinabing sa ngalan ng Diyos. Hindi naman niya sabihin sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero hindi eh. Tinuro niya sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Brother Jerome, pwede bang sabihin ko na lang ito na si Jesus? Pag-akyat ni Jesus sa langit? Pwede. Mukhang kumakain ka na dyan, ha? Pahingi naman. Of course. Umaya na ako. Natapos natin. Okay. Ano pong reflection question natin? What's the yugot? Ay, may nagsulat. Ang yugot ay... Coffee po, Tito Ate. Thank you. Coffee. Thank you, Brother Christian. Okay. Sige po, ano po? Ready po ako mag-type. Paano mo malalaman kung natanggap mo na ang banal na espiritu? Maganda na tanong yun, ha? Sa totoo lang. Paano mo malalaman? Kailangan mo ba ng hagdanan sa iyong pagkakyat? Or airplane. O, oh, yung hamon, yun na? Oo, oh, okay na yun. That's a budget. Ano sa palagay niyo? Paano mo malalaman na natanggap mo Espiritu Santo? Of course, yung fruits. If you are ano giving love, may love ka sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Yung lahat na nabanggit niya. With all your heart, with all your soul, with all your might. Yung lahat. Dito pa isa, yung umpisa, yung dating hindi mo matanggal-tanggal at mabago-bago sa sarili mo, nagkaroon ka ng kakayanan na magbago. Sample. Patungo sa tama. Alis sa mali, patungo sa tama. Sample nga. Brother John. Bawasan mong pride. Ayun, wala na yung pagmumura mo. Di ba galing gawin yun? Eh? Brother Hector, bawasan diba? Lang ba o talagang ibaba talaga at tanggalin ang pride? Tanggalin ang pride. Oh, palitan ng yun. Pagpapakumbaba. Yan. Kasi sabi dito eh, oh, makita nawang lagi sa inyo ang kababaang loob, kaamuan at malawak na pangunaw. Doon sa ano yan? Second reading. The second reading. Ang tao kasi, pwede, let us leave the word and evangelize. Ano? Okay. Amon? Akala niya, yung dignity, kinakailangan maangas ka o matigas ng ulo mo.
Hindi niya naiintindihan, dignity before God is humility, obedience, and faithfulness. Dito sa mundo, yung dignity, yes, sikat ka. Sila ang mapangsit. Ikaw ang kinikilala. Ikaw ang authority magsabi kung anong tama at mali, kung anong gusto mo. Self-worth. Kaya ganun yung mga... Self-esteem. Oh, eh, hindi ganun self-esteem ang sabi nila. Talaga naman. Sabi ni John the Baptist, I shall decrease so he can increase. Yeah. Meron pa yata nagsulat. Challenge po pag additional upcoming Pentecost Sunday. Additional. Ano pong ano ba upcoming dito, Brother Christian? Magkakape. Magkakape tayo after ng Brother Christian, matutuloy na kami sa sa Tarlac. Tarlac. Are you going to be there? Sa darating na 18 po. May siya mag-aanda ng mga kape. Let's have coffee there. Sino tinatanong mo, bro? Si Brother Charles. Si Christian. Si Christian. Taga-Tarlac po ba siya eh? Opo. Taga-Tarlac po siya. Magkakaroon ng doon, San Raquel Pentecost sa lugar nila. Hmm. Ano pong lalagay natin dito, Brother Christian? Live sa challenge. Sige po, kakopy ko to and then i-paste ko. Yun, no? Tarun? Pakiayos na lang po. Control, paste without. Paano naging challenge? Oo nga, paano gagawin? How do you... Renewal of lectors and lay minister. Ano daw? Ang simbahan na yan. May renewal sila. Ah, okay. So... Sa Pentecost. Okay. So, ano po yung more of the specific... na activity. And church activity yan. Apo. So, okay na po ba tayo dito? Brother Hector. Yeah, I think okay na. Sa dalawa, lahat itong servansa to, tinawag ito eh. Calling talaga eh. Pag natuto to, nakaw. Sabihin ng demonyo, maghahalo ang balat sa tinulupan. Pero talo siya. Natakbo na agad siya sa ngalan ni Jesus. Anything po? Wala namang hindi marunong dito. Kailangan lang nabigyan ng tamang kaalaman. Hindi natin okay paalaman. Stop share ko na po. Hmm. Oh. And, ito na yung pinakakaantay ni Brother June. Pero dito. Ano yan? Para doon kay Brother June. Ah, okay. Ayan, ba't nakita mo? Ito po yung binigay na method ni yung kay Father Arlo. Yan, no? May pangalan ni Father Arlo. Divine Word Society. Liturgy uses. Ito po yung ginagamit na. So yun. Hindi yan si Father Arlo. 1, 2, 3 yan ha. 1, 2, 3. Level 1, level 2, level 3. So ano yung sinusunod nyo? Level 1 wala muna? Wala ko siyang sinabi na level 1 sa amin. Wala level pong nakalagay. Two. Pero ito po yung methodology na ginagamit natin. So ito yung structure. Opening prayer. Study of the gospel. Reading of the text. Himay, exploration, study proper. So yung himay na ginagawa na natin, yung pagtatanong, no? Yung pagtatanong-tanong, bawat serve, ano? Tapos yung summary, ginagawa na natin doon sa keywords kanina or ano ba yung mga... Tapos, walang nakalagay na hibla. Kaya dapat tanggalin natin yung hibla. Saan dyan? Dito yung number 5. Nasusulat ba dyan? Number walang nakalagay. Thread. Number 5. Thread message. Thread. One thread. Ano pala ba yung number? Agree ako sa sinasabi mo. Tanggalin niyang hibla. Nakakagulo yan. Oo, nakakagulo yan eh.
Thread na lang, thread. Hindi, sinulid. Sabihin niya, sinulid. Isang sinulid na mensahe. Unang thread. Gagawin mo kakapiraso. Mali yan. Mali yan talaga si Padre Arlo. Mali talaga yan. Dapat di natin pakinggan yan eh. Ikaw talaga. Kaibigan natin yun. Ah, kaibigan ba natin? Ayan, hindi namin alam. Ayan, na walang nakalagay pa. Na ibla. Nakita nyo, kapatid, one walang nasusulat. Message. Ano nga yung one thread message yung hibla? Ikaw one talaga. Liner. Eh, bakit may himay? You know, one liner. Himay. Bakit may nakalagay na himay? Yung question niya, ng question natin ng bawat verse. Ano ang hibla mo? Sige nga, magaling ka gumawa ng hibla. Ano ang hibla mo? Oh, doon kanina. Sa first reading, second reading, tsaka gospel, ano ang hibla mo? Hindi hibla, may summary yun of text. Hindi hibla ang tawag. Connection, ano yung connection, ano yung... Walang nakalagay tungkol sa paano poposisyon ng Biblia pag photo. Okay. Closing prayer na kagad yan, nakalagay ha. Brother Jerome, pakibaba mo nga ng konti. Ay! Saka may song ha. May song. Ano po? Baba mo ng konti. Ayan yung ano, ito po yung ano, yung link niya. Liturgical Bible Study. .com Okay. Basta dyan, pangalan ni Father Arlo yan. Yan po yung inano nila eh. Yan po ang ginagamit, Brother June, for ano po, for info lang po. Yan po ang ginagawa ng mga ano, ng mga hubs, ng mga LBS hubs. Iisa po yan na structure na ginagamit. Alam mo, dinidevelop yan LBS. Tatlo kami ni Father Arlo nagdidevelop yan. Si Father Arlo, si Simon Arguelles, saka ako. Ayun, si Father Mo. Asan na ba yun si... Kaya nabuo yan. Mon. Hindi na nagpapakita. Ha? Kuya wala Mon na kasi siya sa MFC. Ha? Nasaan na? Nag-resign na siya sa MFC. Kaya hindi na natin siya kasama sa community. Kaya hindi siya nagpapakita dahil yung hindi na niya pwedeng pakialaman yun. Kasi nga, hindi na siya MFC. Okay. Sige po. Picture taking na. Okay. Dr. June, nasa ka na? Saan ilalagay po? Sa kaliwa? Mo, baba. Sa kanan o sa gitna? Ayos. Siguro hindi sa gitna kasi hindi makikita yung mukha eh. Siguro pwede sa taas. Ganyan. Ito na yun. Wala ito na. Dito. Picture na. Kanan. Brother Tonying ko. Asan ba saan? Well, si Brother Tonying nasa itaas. Yan, kay Brother Tonying pwede pa. Smile. Nag-tonying po ba? Okay na po. Okay na po. Okay na. Ako, i-quote ko lang yung sinabi ni Tomas. Hanggang hindi ko nakikita na nasusulat yung salitang hibla dun sa pre-flash ni Alex, hindi ako maniniwala. Hindi ako nag-flash doon si Brother Jerome. Ah, si Jerome ba? Okay, yan. Hanggang hindi ko nakikita, ang susundin ko lang yung sinulid. Kasi yun ang translation sa wikang Tagalog. Parang centurion yan. Yun na nga, sinulid nga. Kasi pala hibla. Okay, Brother June, please. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ipuin niyo po si Brother Hector na paulit-ulit pong baguhin ang kanyang pananalita, lalong-lalo na po sa pronunciation ng aking apelido. Kayo lang po, Panginoon, nakakalam ng aming pangalan because you called us by name. You called us into this biblical study, Panginoon Diyos, and we continue to praise and thank you. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, binigyan niyo kami ng liwanag sa mga tinalakay namin ngayong gabing ito. Bigyan niyo po kami ng tamang pahinga para mabigyan po namin ng panibagong lakas ang aming pagising bukas. Tinataas po namin si Brother Butch, na wala na po sa ating ngayon dahil may inaasikaso pong mga bagay-bagay
naway makasama po namin siya sa darating na New Evangelization Congress. So ang lahat ng ito ay tinataas po namin, Panginoon Diyos, sa anak ninyong si Jesus, sa pamamagitan rin po sa tulong na aming mahal na ina, si Mama Mary. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Magandang gabi. Salamat po.